Makapuso, bittersweet na masasabi ang kanyang pagkapanalo sa Argentina kamakailan. Nanalo nga siya, binubog naman siya ng mga kababayan ng kanyang kalaban. Kumusta natin si IBF Junior Light Flyweight Champion Janriel Casimero? Magandang tanghali sa'yo, Janriel. Congratulations sa iyong pagkapanalo kahit na binugbog ka after nung laban. Congratulations, pakiramdam mo ngayon? Okay mo. Masaya na ako na... Masaya ako ngayon na nakapunta na kami dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos, magpasalamat na ako na nagawa talaga ninyo ng paraan yung mm-hmm. ano na yung gulo na yun. Mm-hmm. Janriel, pwede mo bang ikwento sa amin? Alam ko ilang beses mo na talaga kumineto, no? Pero kanina ko lang nalaman na mag-isa ka lang pala doon sa ilalim nung ring nung nagtatago ka. Tsaka matagal kang naghintay doon, di ba? Opo. Mga gano'ng katagal na doon? Mga isang oras po ako doon sa ilalim. Isang oras? Sa ilalim? Mm-hmm. Wala kang security na kasama? Wala po. Mm-hmm. So, yung dalawang kasamang Pinoy? Opo, nakapunta na po sila sa dressing room po. Nakatakbo siya. Kasi mahirap nga naman na... Mm-hmm. Na makalusot pa si Janriel kasi halatang siya yung boksingero, di ba? Kapag tumakbo pa ako nun, baka matamaan ako ng suntog. So marami pa bang mga fans doon after nung nakita namin sa video na nagbabatuan doon sa ilalim ng sa ibabaw ng ring at pumasok ka na nga sa ilalim? Hindi pa ba umalis yung mga fans? Hindi pa naman umalis sila. Nandun pa rin. Naririnig mo sila? Tinignan ko ba kung... Meron pa bang... Sumilip ka? Oo. Oh, mm-hmm. Meron pa bang mga tao? Hinahanap ko rin yung... Mga kasama ko. Saan nga yun sila? Natakot parang, ka ba nun? Hindi nila ako hinahanap ba? So, kasi nasa dressing room na pala sila. Mm-hmm. At tapos, lumabas ka lang nung narinig mo na yung mga polis. Lumabas lang ako yung nakita na nila ako ba na... Kasi meron. Mm-hmm. Pagkatapos, sabi ko... patay na ako ba? Sabi ko, nakita na ako ba? Mm-hmm. So, hindi mo pa alam na... Hindi ko pa alam na yun apply yung mga... Yung magre-rescue sa'yo, kumbaga. Mm-hmm. Ano sabi nila sa'yo? General Casimero, you are safe now. Come on. Wala ka bang nakita mga fans na sumisilip dun sa ilalim nung ring? Meron naman ako nakikita, pero parang hindi nila ako makikita ba kasi mas sobrang madilim dun sa ilalim. Okay. So mm-hmm. sinilip din talaga nila kung mm-hmm. nandun ka. So mm-hmm. pag nakita ka, bugbog siguro. Nako, so habang nandun ka ba, nagdadasal ka ba na? Oo, yun, dadasal na lang po ako na wala nang masamang nangyari sa amin. Mm-hmm. Oo. Para mga isang oras ka ba nandun sa ilalim? Opo, matagal din yun. Dahil matagal dumating yung mga polis. Pero I'm sure hinahanap ka rin yung mga kasama mong Pilipino. Mm-hmm. Nag-ano din sila. Naghahanapan kayo. So, nung nakita na kayo, nagtanong sila kung saan ang galing? Hindi, nalaman din yung promoter ko na huwag ka mag-alala kay Casimero ay safe na. Mayroong nakapagsabi ba? So ano yung mga injuries mo? Hindi dun sa laban ha? Pagkatapos ng laban, nung pinagbabato nga kayo at saka yung mga kasamahan mo, ano yung nangyari sa kanila? Pinagkulpi sila lahat. Itong sugat mo, galing yan dun sa mga pinagbabato sa'yo, di ba? Ano yung tumama sa'yo dyan? May bakas pa eh. Parang sa bangko yata to upuan. Yung plastic na upuan. Tapos yung sugat dun sa kagat ng kalaban mo, nandun pa rin. Doon pa rin. Yun nga rin, interesado ako dun sa laban mismo, talagang madumi na sa umpisa pa lang. Opo. Pakikwento nga, ano yung mga maduduming taktik na? Marami siyang mararuming ginagawa. Mm-hmm. Low blow ako, mm-hmm. Hitbat, mm-hmm. then kinagat. Mm-hmm. Pero may isang low blow na sa'yo sinabi na ikaw mm-hmm. may kagagawan, kaya ilang minuto rin siya nagpahinga, hindi ba? Opo. Mm-hmm. At... Eto, bago tayo sumalang, kinukwento mo na suspended nga siya, di ba? Hindi na siya pwedeng lumaban kahit saan. Opo. Anong reaction mo dito na talagang career niya tapos na? Naawa din ako sa kanya dahil yun lang po yung pagkapanginabuhi niya. So, naawa ka rin sa kanya kahit pagkatapos ng lahat ng ito, no? Opo. Ikaw ba, naisip mo na kung anong susunod mo mahakbang, susunod na laban? Pinag-isipan po ng promoter mm-hmm. ko kung lalaban ako, kung kailan. Mm-hmm. Sila na yung bahala sa mga ganyang bagay. Okay lang sa'yo bumalik ulit sa, kahit hindi sa Argentina, sa Latin America. Okay lang. Basta hindi na ako babalik sa Argentina dahil yun ang nangyari kay Luiz Lazarte, hindi na makalaban. Mm-hmm. Sobrang galit na talaga yun sila. Mm-hmm. May tulong bang binigay yung Philippine Embassy natin doon? Ano yung tinulong na binigay sa inyo pagkatapos? Kasi parang wala.
Wala pa. Baka nakikipag-ugnayan pa. Eh, nabalitaan mo na yung sabi ng Senado na gusto nilang iparecall ang ating ambassador sa Pilipinas. Ngayon, salamat nga ako sa tulong niyo na ginagawa talaga ninyo yung... Yung... lahat para, kumbaga, ma-rectify kung ano yung nangyari. Sinasabi rin parang sobrang sikat talaga nung boxer na nakalaban mo sa Argentina, kaya ganun yung naging reaction nila nung talunin mo. Opo, hindi talaga nila matanggap yung pagkatalo nila dahil hindi sila nag-speak na, malakas pala si Casimero, bakit ganun? So akala nila talagang matatalo ka? Oo, yung nasa isip nila, talo na talaga ako. Tapos kaya nagkagulo yun. So kumbaga kung paano si Manny Pacquiao sa Mexico, parang ikaw yung ganun ngayon sa Argentina kasi natalo mo yung kanilang pinakamagaling na boksingero. Si Congressman Pacquiao ba nakilala mo na ng personal? Oo po, nakita ko lang siya pero parang hindi siya ako kilala. Ay, hindi ko pa nakilala. Well, ngayon siguro makikilala ka na niya. Oo nga. Sabi pero, pero partner, para sa mga boxing fans, hindi ito ko ni kumbaga walang dapat na kasi panalo ka ng knockout eh, hindi naman to decision eh. So nagtaka ka ba talaga nung nagsimula na magliparan yung mga bato at mga bola, mga bote at saka mga bangko? Wala naman talagang mangyari na ganun ba? Dapat, di ba? Oo. Pero nung kalagitnaan pa lang or umpisa pa lang ng laban, nararamdaman mo na yung crowd eh, kumbaga hostile crowd, na binubuka ba nila or parang sinisigawan ka ba nila habang lumalaban pa kayo? Opo, nagsigawan sila kapag si Lazarte na yung mag-atake, marami ng mga tao, may mga drama pa ba? Masaya sila na, talaga, masaya sila na kapag tinamaan ako Lazarte, masaya sila. Tapos kapag ako naman yung mga tama ni Lazarte, walang tahimik talaga mga tao, parang wala na. Malaki ba yung venue na yon? Mga ilang tao ba? Ilan yung nasa audience? Marami. Mga libo-libo rin, ganun? Hindi yata mga libo. 100 lang yata. Pero paano na naibigay sa'yo yung belt eventually? Sana binigay? Wala pa binigay yung belt. Ah, wala pa? So umuwi na lang kayo dito na hindi dala yung belt. Sino magdadala ng belt dito? Paano yun? Yung promoter ko sa ibang bansa. Siya yung magdala dito. Yung Amerikano nga na kasamahan nyo, may bali sa ribs, di ba? Ganun katindi yung magkakabumbog. Sinunto po siya. Siya yung first sinuntok sa tiyan. Siya yung una-una. Ah, sa tiyan mismo. Nasa kampo nga ninyo. Na-knockout siya kamo. Grabe. Hindi siya makatayo, kaya nag-ano na lang siya, nag-rolls na lang siya. Nag-roll na lang. Eh, may mensahe ka ba dun sa iba pang boksingero? Kanina, di ba, natanong namin si Ana Hulaton kasi may laban din siya sa Argentina. Anong gusto mong sabihin sa kanya, parating mo sa kanya? Sana sabihin mo yung promoter doon na maglagay sila ng mga pulis para hindi na maulit yung kagaya na nangyari sa akin. Tapos mahirap talaga kapag walang mga ganun na mga walang security. Alright, at mensahe naman sa mga kababayan natin na talagang sumubaybay at talagang nagmalasakit sa'yo nung nakita nila yung nangyari sa'yo. Nagpapasalamat ako sa mga kababayan na sa pag-pray nyo sa akin, sa pagpanalo. Sana patuloy-tuloy yung pag-suporta sa akin. Saka nagpapasalamat din ako sa mga lahat ng sumusuporta at saka sa promoter ko, kay Sir Sammy at saka kay Sir John P. Castillo, may manager. Din sa pati na po sa mga senyo. Okay. So, mga kapuso natin. At ngayon na champion ka, I'm sure marami pa kami pagkakataon na ma-interview ko dahil dapat tuloy-tuloy na itong pagkapanalo mo. Maraming salamat, IBF Junior Flyweight Champion Genriel Casimero. Thank you. Congratulations.